Heads up po sa mga mahilig mag-travel o mamasyal, simula bukas, April 15, ipatutupad na ang one-stop digital registration tuwing babiyahe ng bansa. Ito ay ang e-travel system kung saan kabilang ang mag-fill out ng departure card na magiging digital na din. Ang sentro ng balita mula kay Karen Dunyanda, live. Audrey, simula bukas ay kinakailangan ng gamitin ng mga pasaherong aalis ng bansa ang e-travel card. Ibig sabihin, Audrey, ay online nang ipapasa yung departure card na mano-mano ngayong sinasagutan sa paliparan. Magsisimula na bukas ang transition period ng Department of Immigration para sa paggamit ng online departure card ng mga papaalis ng bansa sa pamamagitan ng pagsagot sa website ng pamahalaan na etravel.gov.ph. Kung dati ay arrival card lamang ang pwedeng sagutan sa website, ngayon ay mandatory na rin ang pagsagot dito na departure card. Ibig sabihin, mawawala na ang maliit na papel na sinasagutan sa mga paliparan bago pumila sa immigration at makaalis ng bansa. Narito at pakinggan natin ang Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration. Mas madali po kaysa paper-based. Alam po ninyo, sa paper-based, hindi lang po siyan sa pagbibigay, pag-represent. More din po sa storage. If there are times there is need for collection, for analysis, mas mabilis po kung digitized to rather than sa paper-based. Maaari itong sagutan 72 hours bago ang departure, pero dapat nakapagpasa na 3 oras bago bumiyahe. Sa e-travel form, may pagpipilian kung Philippine o foreign passport ang gamit o ang gamit ng isang pasahero. Itatanong ang petsa ng pag-alis, flight details at pupuntahang bansa. Mayroon itong 4 na step kung saan itatanong ang iba pang impormasyon na pasahero. At saka pa lamang makakakuha ng QR code, transition period pa lamang simula bukas. Pero sa May 1, mahigpit na itong ipatutupad ng immigration. May babala rin ang BI kapag hindi ito sinunod. Narito at nagbabalik ang Deputy Spokesperson ng BI. They will not be processed, especially sa ating arrival. Ha? Pagdating natin sa ating sa Pilipinas, dadaan po muna kayo sa ating Bureau of Quarantine. Pag wala po kayo noon, you need to be assisted o from the airlines mag-assess na dapat parehistro kayo kasi hindi kayo magkakaroon ng QR code na i-represent po ninyo sa Bureau of Quarantine at hindi kayo maproprocess, hindi kayo makakapag-proceed sa Bureau of Immigration. Bukod sa mas mapapabilis ang proseso sa airport dahil digital na pagpapasa ng dating papel na departure card, mas makatutulong nila ito sa kampanya kontra human trafficking ng BI. Narito at pakinggan natin muli ang pahayag ni Melvin Mabulaka. Considering na may presentation, may category doon sa ating e-travel pass, wherein makikita anong kategory, anong klase yung pagiging traveler mo. Are you a tourist? Are you an OFW? Are you a businessman? Kaya napaka-importante, as the earliest point pa lang, nakakategorize na natin at makakatulong ito sa ating kampanya against human trafficking. Audrey, ipapakita ko lang sa inyo, no? Dito sa gilid ko, nandito yung area o yung corner para sa mga pasahero na nagsasagot ng departure card. At dito, mayroon na rin nakalagay kaagad ng departure card. Ito yung maliit na papel na sinasabi ko sa inyo. At ito, simula bukas, ay mawawala na dahil mapapalitan na ito o pwede na itong sagutan sa online. Audrey. Okay, Karen. Iba ba ito doon sa One Health Pass at e-arrival card na inilunsad doon sa mga pasahero? Yes, Audrey, itong One Health Pass, ito na yung updated version ng One Health Pass. Dahil yung One Health Pass ay health declaration lang yun na, Audrey, samantalang yung e-travel card na nasa website ngayon ng pamahalaan, iyon yung mayroon ng health declaration, mayroon ng arrival card, at yung bago ngayon na mayroon na ding departure card. So ito na yung single collection data portal ng pamahalaan. Audrey. Okay. Karen, paano kung ang pasahero ay hindi well-versed o hindi techy sa paggamit ng mga digital system or cellphone? Yes, Audrey, ayon sa BI, no, mayroon namang exception na para dyan dahil ia-assist nila yung pasaherong hindi mga techie. Pero paalala, Audrey, itong corner na ipinakita ko sa inyo sa ngayon ay hindi daw ito aalisin ng BI dahil
kung ma-down o mag-down yung system, ay mayroong alternative way para nga makapagpasa ng departure card yung mga pasahero. Pero tiniyak naman ng BI na mataas yung kapasidad ng website ng pamahalaan dahil abot na sa 31 million ang mga pasahero kada taon ang pwedeng pumasok doon sa mismong portal. Audrey. So sa mga may katanungan, merong help desk na tutulong. Pero pakiulit nga, Karen, kung ano itong website. Yes, Audrey, ito yung etravel.gov.ph. Naku, Audrey, mag-ingat yung mga pasahero dahil noong e-travel pa ito o doon sa e-arrival card pa, yung ginagamit ng pamahalaan ay mayroong nagsulputan na mga peking website at nanghihingi ng bayad bago makakuha ng QR code yung mga pasahero. Ngayon, ang sabi ng BI, pag may nanghihingi ng bayad sa website ay peke po ito dahil yung website ng pamahalaan ay libre at makakakuha kayo kaagad ng QR code. Audrey. Maraming salamat, Karen Villanda.